Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatautin at ang ating pag-uusapan ay mga salik sa mapanagutang kilos at pasya. Katulad sa patok ngayon na palabas na Squid Game, merong ilan sa mga tauhan na kung saan meron tayong mga nakitang iba't ibang mga katangian nila o iba't ibang mga ugali na mayroon sila. Ito ay maaari nating maihalin tulad sa ating pag-aaralan ngayong araw. Handa ka na bang matuto? Tara na! Ang tao ay likas na mabuti dahil siya ay nilikang kawangis ng Diyos na pinakamataas na kabutihan. Ngunit, ang tao ay nabubuhay at gumagalaw sa mundo na walang tigil ang pagbabago. Dahil dito, bagamat ang tao ay likas na mabuti, may kakayahang mapagtibay ang kalooban at mapalawig ang kaisipan, patuloy ang tao na nahaharap sa pakikipagtunggali sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Patuloy na nasusubok ang kanyang kabutihan. Patuloy ang pagpupunyagi na maiwasan ang kapahamakan at patuloy ang pag-asam ng matuwid na hangarin. Kaya, nararapat na ang tao ay maging mapanuri sa paggamit ng kalayaan upang hindi siya madala sa tila kaakit-akit at makabuluhang pagbabago. Ngunit, sa kabila nito ay may dulot na mabigat na pananagutan. Sabi rin natin, ang nahubog na karakter o pag-uugali ng tao ay siyang magiging sandata sa pagharap ng anumang hamon ng pagbabago. Ang kahinaan o katatagan na mapanindigan ang kabutihan ay nakabatay sa nahubog na karakter. Ang matibay na paninindigan sa tama o mali at sa katotohanan ay malaking tulong sa pagsupil ng pag-aabuso ng kalayaan. Para sa ating unang salik, ito ay ang tinatawag nating emosyon or passion. Ang emosyon o passion ay ang reaksyon ng sensitibong pakiramdam sa pagkilos o di pagkilos kaugnay sa bagay na naiisip na maaaring mabuti o masama. Ito ay nanggagaling sa sentro ng emosyon, kaiba sa sentro ng talino at kalooban. Marami ang uri ng emosyon at ang mga halimbawa ay ang mga sumusunod. Handa ka na ba? Simulan natin sa pag-ibig, pagmamahal o love. Ang pinakapangunahing emosyon ng tao na napupukaw sa pagnanais ng kabutihan at tumutungo sa pagmamalasakit sa kalagayan ng iba. Sumunod naman ay ang pagnanais o sa Ingles ay desire, ang pagnanais sa kabutihan dala ng pag-ibig. Pangatlo naman ay ang pag-asa o hope, ang pananalig na makamtan ang ninanais na kabutihan. Sumunod ay ang kaligayahan or joy, ang kasiyahan dahil sa nakamit na kabutihan. Sumunod ay ang pagkapuot o hatred, ang pagkamuhi dala ng kutob ng loob sa kasamaan. Sumunod ay ang kalungkutan o sadness, ang pagkalungkot dala ng pagkawalay sa mahal sa buhay. Meron din dyan yung takot o fear, ang pangamba dala ng kutob sa nagbabanta o nakaambang kasamaan. Ang sumunod ay ang galit o anger, ang pagkayamot dahil hindi naibigay ang gusto o maaaring dahil sa hindi gusto ang ginawa ng iba. Ang bawat kilos ng tao ay may kasamang emosyon. Ang bawat kilos ng tao ay may kasamang emosyon. Maaaring ito ay positibo, dala ang kabutihan o negatibo, dala ang kasamaan dahil ang tao ay naaakit sa kasamaan. Ang positibong emosyon ay nagbibigay ng inspirasyon sa pagkilos. Halimbawa, nararamdaman ng isang tao ang positibong emosyon sa hilig niya sa pagluluto o pagkanta o kaya sa sini, sa pagsayaw o sa sports. Ang labis sa paghihilig na ito ang nagtutulak sa kanya na paghusayan ang ginagawa. Naghahangad ng kagalingan, hindi lamang pangkaraniwang paggawa. Isang magandang halimbawa yung passion sa pagkanta ni Lea Salonga o kaya sa volley naman si Lisa Makuha o kaya sa boxing si Manny Pacquiao na siyang nagbibigay ng motibasyon sa bawat isa sa kanila, kaya't ginagawa ang iba yung pagsasanay na may disiplina. Sa dulo, nakakamit ang tagumpay at karangalan hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa ibang tao at syempre sa bansa. Kung ang emosyon o passion ay dinadala ng negatibong pananaw, ito ay nagdudulot ng kapahamakan. So sabi nga natin, di ba, may tatlong aspekto ng nakakaakit sa tao sa kasamaan. Una, yung labis na pagpapahalaga sa sarili or sa Ingles ay pride. Sumunod, ang labis na pagnanasa ng mata or lust of the eyes. At ang labis na pagnanasa ng katawan or lust of the flesh. Nangyayari ito dahil sa malisya na pumapasok sa
isip ng tao. Yung kalayaan ng tao ay maaaring tumungo sa pagpapairal ng kanyang kahinaang pigilan ang takbo ng isip at damdamin na makakasakit o maaaring bigyan ng masamang kahulugan yung nakikita o narinig. Kung hindi nababantayan ang pag-usbong ng ganitong kaisipan, lumilihis yung pagkapasya. Sayang yung enerhiya na nilalaan lamang sa baluktot na pagkapasya na kinahahantungan ng maling pagkilos. Mga sumusunod ay ilan sa mga halimbawa. Simulan natin sa inggit. Ito rin ay nakaugat sa sarili. Dahil sa labis na pagtingin sa sarili, ang taong may inggit ay nalulungkot sa mabuting kalagayan o magandang kagamitan ng iba. At ang taong ito ay may masidhing pagnanais na itaas ang sarili higit pa sa kanyang kapwa o makamtan ang magandang bagay na napapansin natin sa iba kahit sa anumang pamamaraan. Dahil sa labis na pagnanasa ng mata, lagi na lang naihahambing yung sarili sa iba na para bang nakikipagkompetensya kahit hindi naman. Maaari itong humantong sa paninira ng reputasyon upang ibaba ang kinaiinggitan o sa pandaraya na makuha o mabili lang ang bagay na kinaiinggitan. Yung mga kilos sa sinasadyang gawin upang ipagmalaki ang katayuan ng sarili. Nakakalungkot na sa halip na matuwa ang mga ganitong tao sa pag-unlad ng kanyang kapwa, ninanais pa nito na hilahin ng ibang tao pababa. So nakaugat ang inggit sa kayabangan. Ayaw pumayag na malampasan ng kapwa. Sa kanyang pag-iisip kung ano ang mayroon ng iba, dapat mayroon din siya. Paano nga ba ang pagsulong sa buhay ng taong may inggit? Ito ay tutungo lamang sa kabiguan dahil hindi niya maiiwasan na mayroon siyang taong makakatagpo na mas hihigit pa sa kanya. Tweet-tweet na lamang na nilalaan yung maling paggamit ng kalayaan at talentong kaloob sa kanya ni God. Sumunod naman ay ang tinatawag nating galit. So ito ay nakaugat sa pagkawala ng respeto sa tao. Ang taong may matinding galit ay hindi na tumitingin sa matino at maayos na paglutas ng pinagkagalitan. So nawawala sa kanya yung tamang pangangatwiran at maaaring humantong sa pagkapuot. Katulad halimbawa ng pagsiselos, dahil sa pagkawala ng tiwala, tutungo ito sa pag-aaway. Maaaring simpleng pag-aaway sa oras sa simula, ngunit kung hindi maayos yun, maaaring lumala ng lumala yung sitwasyon. Kasabay ng pagkawala ng paggalang na humahantong sometimes sa physical na pananakit or sa pananalita at maaaring magdulot ng karahasan. Maaari din na matinding galit ay may malalim na dahilan dulot ng labis na pagnanasa ng katawan na makapaghigante. Tulad halimbawa ng pagluloko sa negosyo, kapag naagrabyado ng kasama sa negosyo, maaaring makaramdam ng pagkapuot at paghihigante yung naloko. Tapos kung ang galit ay humahantong na sa matinding pagnanais na makasakit sa kapwa o maging malahas, ito ay nagdudulot ng mabigat na pananagutan. Nandyan din yung tinatawag nating kayabangan. Ang pagmamalaki ay nakasentro lamang sa sarili. Sa sobrang pagpapahalaga sa sarili, ang hagad ng taong mayabang ay masunod ang kanyang gusto dahil taglay niya ang talino. Hindi na maaaring makinig sa paliwanag o kuro-kuro ng iba o kaya hindi tumatanggap ng pagkakamali. Matayog yung pagtingin niya sa sarili niya kaya ang emosyon ay ginagamit sa pansariling kapakanan lamang na para sa kanya. Iyon ang higit na mabuti. Kaya minsan hindi na naninindigan sa katotohanan o kaya natututo pang magsinungaling mapagtakpan lang yung pagkakamali niya. Nakakalimutan na rin kung ano ang kanyang narating dahil na rin sa tulong ng ibang tao. Ang taong mataas ang tingin sa sarili ay maaaring mataas din ang ambisyon sa sarili. Hindi masama kung, diba, syempre kung magkusumikap tayo na maaaring natin marating yung mga hangarin natin. Ngunit, kung yung paraan ng pag-angat ay ginagamitan ng pananamantala o kaya dahas or pag-apak sa karapatan ng iba, dinadala lang siya ng kanyang kayabangan sa baluktot na pamumuhay. So, malaki ang nagagawang impluensya sa pagkapasya ng tama o mali. Nandyan din yung tinatawag nating kasakiman sa kayamanan at kaakibat na kapangyarihan. Ito yung labis na paghangad ng kayamanan at kaalinsabay nito yung kapangyarihan. So, sinasabi na walang kasiyahan ng tao dahil sa labis na pagnanasa ng mata at katawan. Hindi nakokontento sa kung ano ang mayroon siya. Patuloy ang paghangad sa karangyaan higit pa sa pangangailangan. Dahil ang pananaw ng tao ang tumitingin sa material na bagay, kadalasan ang sukatan ng dignidad o karangalan ay nakabatay sa kayamanan. So, ang kayamanan ang nagbibigay sa tao ng halaga sa lipunan, kaya't may kaakibat na katanyagan at kapangyarihan. Dahil masarap sa pakiramdam ang espesyal o kaya katangi-tangi yung pagtrato ng lipunan sa mga taong may kayamanan at karangyaan, ito ay maaaring nakakalasing. Alam naman natin yun, no? Sa kalasingan, sa kayamanan at kapangyarihan, nalilihis yung pag-iisip ng tao tungo sa pagpapalawig nito sa pamamagitan ng pang-aabuso ng kapangyarihan. So, hindi nga ba mas mabigat ang pananagutan ng mga mayayaman at may kapangyarihan? Tama, dahil sila ang may kakayahang magbahagi at makatulong sa kapwa. Ang kayamanan na
pagkaloob sa tao ay hindi lang pansarili. Ito ay kailangan ipanamamahagi sa mas nangangailangan. Aanhin mo pa yung limpak-limpak na kayamanan at kapangyarihan kung ito ay maiiwan lang sa kanyang pagpanaw. Hindi nga ba mas maganda kung mayroong maiwan sa pamana o kaya legacy sa pagpapaunlad ng lipunan at sa pag-angat ng antas ng buhay ng tao? Nandyan din ang tinatawag nating kahalayan. Ito ay nakatutok sa mga kasiyahang sexual, labis ang pagnanais sa kaligayahan dulot ng mga bagay na sexual. Ang kapusukan ng katawan ay hindi pinipigilan kaya humahantong sa kahalayan. Ang pagnanasa ng mga mata sa nakikita at pagnanasa ng katawan ang naguudyok ng kahalayan. Napakababa ng pagtanaw sa buhay dahil nakatuon lamang sa katawan, hindi sa kaisipan na magkapalawak ng kaalaman at pananaw. Ang kaligayahan ay maaaring makamit sa iba pang paraan, hindi lang matatagpuan sa paggamit ng katawan. Makakabuti kung alisin ang isipan sa katawan bagkus ibaling sa ibang bagay tulad ng pagsali sa sports, kung saan masawa o kaya gumawa ng proyekto upang mapagtuunan ng pansin. Maaari ding piliin ng mga kaibigang sasamahan na kung saan makakapagbigay ng mabuting influence. Maraming krimen ang nagaganap dahil sa kahalayan. Kadalasan ito yung nagagawa ng mga taong walang ginagawa or idle minds, kung kaya't ang isipan ay hindi na ginagamit sa pagkatrabaho o kaya maaaring magawa ito dahil sa epekto ng ipinagbabawal na gamot. Dahil ang pag-iisip ay hindi dinadala tungo sa marangal na pamumuhay. Mayroon ding nananamantala ginagawang hanap buhay ang kahalayan tulad ng prostitution, pornography, diba? For example, sa movies, diba? O kaya sa mga babasahin or magazine. Kung ang paggamit ng sex ay labas sa itinakdang layunin ng Diyos sa pagtatag ng pamilya or pagbuo ng pamilya, malinaw ang paglabag sa moralidad. Nandyan din ang tinatawag nating katamaran. Ito ay nakagawi ang katamaran o pagkabatugan. So yung taong tamad ay hindi umuusad ng buhay. Kulang sa motibasyon upang kusang kumilos kahit man lang para sa kanyang kapakanan. Lagi na lang nakaasa sa ibibigay na biyaya ng iba na para bang wala na siyang pakinabang sa lipunan. Dahil taglay ang katamaran, mabigat ang pagkilos ng katawan at nagiging pabaya sa mga gawain or responsibility. Ang kasamaan ay natutunghayan hindi lamang sa paggawa ng masama or commission, kundi pati na din ang hindi paggawa ng kabutihan at mga responsibilidad or omission. Kaloob sa atin ni God ang likas at talino upang pagyamanin. O, sa nakikita ng tao sa kapaligiran, dapat pausbungin ang pagmamalasakit sa pamilya at kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang sarili, lakas at talino upang magkaroon ng kabuluhan ang buhay. Dahil walang pagbabalik ng grasya galing sa kanyang pinaghirapan, ang taong tamad ay tila hindi tumatanaw ng utang na loob sa Diyos at sa kapwa na nagbibigay ng grasya at nagpapamalas ng pagmamahal sa kanya. So yung biyayang tinatanggap ay hindi sana nanatili sa sarili, bagkus ito ay pinararami upang makapagbahagi sa pamilya at komunidad. Ngunit tandaan natin, yung taong tamad ay madalas na nagdadala ng problema sa buhay. Ang oras sa buong buhay niya, kundi pati sa pamilya at komunidad. Masaya sa piling ng barkada na maaaring mauwi sa pag-inom, pagkusugal o kaya paggamit ng drugs. Sa ganitong pamumuhay, nakikita ang kawalan ng katatagan sa paninindigan sa tama o mali. Idagdag pa natin dyan yung isa sa mga episode na nakita rin natin, no, kasibaan sa pagkain. So ito ay kalabisan sa pagkain. Mahalagang bahagi ng buhay ang pagkain, kaya't ang tao ay kumikilos upang makakain araw-araw. Walang nabubuhay na hindi kumakain. Tama ba? Ito ay pangunahing pangangailangan ng tao or basic human need. Ang hindi wastong pagkain, lalo na sa murang edad pa lang, ay nakakaapekto sa kalusugan ng tao sa katawan o isipan man. Kaya may mga tao talagang ganun na lang ang pagpapahalaga sa pagkain. Ngunit sa ibang tao, ito ay humahantong sa katakawan, sa labis na pagnanasa sa pagkain dulot ng sobrang pagnanasa ng mata at katawan. So lagi na lang maghahanap ng pagkain, at kung kumain ay sadyang napakadami upang makontento at masiyahan. So may mga kasabihan na kahit anong labis ay hindi na maganda. So ang kalabisan sa pagkain ay nagdulot ng mga sakit sa katawan na nagiging hadlang sa pagkilos. Hindi na masasabi na pinapangalagaan ang katawan, bagkus ito ay nagpapabaya na sa kanyang kalusugan. Ang kasibaan sa pagkain ay nakagawian, kaya't sa haba ng panahon na ito ay ginagawa ay maaaring makaapekto sa pananaw at sa kusang loob na pagkilos. So marahil kailangan magbalik-tanaw kung ano nga ba ang totoong kahulugan ng buhay upang magamit ng tama ang pagkapasya ng tama o mali.
Alam nyo ba, nakasama din dito ang tinatawag nating impluwensya ng kapaligiran? Dahil nga sa pag-ikot ng mundo at paglipas ng panahon, tuloy-tuloy ang pagtuklas ng siyensya at teknolohiya na nakakaapekto sa pananaw at pamumuhay ng tao. At isa na dito ay yung internet. Sa modernong panahon ngayon, ang computer ay malaking tulong, diba, sa pagpapalaganap ng impormasyon, lalo na ngayong tayo ay nakakaranas ng pandemya. Ito ay mahalagang imbensyon ng siyensya na nakakapagpadali ng communication kahit sa iba't ibang dako ka pa ng mundo at paghahanap ng mga ideya na nakakapagpalawak ng ating kaisipan. Mabilis din na maipaparating ng internet ang mga pananaw na maaaring makapagbabago sa isipan ng tao. So yung internet ay maaaring magdulot ng kabutihan o maaari ding maging hadlang sa pagpapalago ng kabutihan. Kaya't hindi lahat ng tama o maganda ay matatagpuan sa internet. Dahil ang internet ay maaaring maabot sa kahit na sinong tao sa lahat ng antas. Madali itong makahikayat ng pananaw. Halimbawa, maaaring magamit ang internet sa paninilang puri sa pangalan o kaya pagkatao sa isang kagalit or kaaway. Madalas na binibigkas ang karapatan o kalayaang magpahayag ng saloobin. So ang pananaw ng kahit sino ay malayang magpahayag ng kanyang saloobin ay hindi nangangahulugan ng kalayaan upang manakit at makagawa ng kapahamakan sa kapwa. Ang kalayaan hindi lubos, ito ay may hangganan. So ang kalayaan ng isang tao ay nagtatapos sa pagkatanggol ng karapatan ng kanyang kapwa. Halimbawa paano, ang kalayaan ng taong manampal ay pinipigilan o nagtatapos sa karapatan at kalayaan din ng kanyang sasampalin na sanggain ang kanyang kamay upang ipagtanggol siyempre yung kanyang sarili. Ang mga nabanggit na salik ay nakakaapekto sa pagkapasya at pagkilos natin bilang isang tao. Sa kabuuan, dapat na maunawaan natin na nakaugat sa ating kalikasan ang tamang pagkapasya at pagkilos. Matatawag na tama o mabuti ang kilos ng tao kung ito ay pumipili ng tamang prinsipyo upang maitaas ang kanyang dignidad. Gayun din naman kung ito ay nakapag-aambag sa pagkakamit ng mabuti at maayos na buhay. Ano mang gawaing sumasalungat sa dignidad at sumisira ng buhay ng tao at ng kanyang kapwa ay maituturing na masama or mali. Kung kaya mahalagang maisaalang-alang natin ang mga tamang prinsipyo at tamantayang moral sa pagkapasya at pagkilos. Bukod dito, tandaan natin, Griten, mahalaga ring maisapuso ng bawat isa ang pananagutan sa tamang pagkapasya at pagkilos. I hope marami tayong natutunan ngayong araw. Lagi nating tatandaan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam!